health practitioner na i-health educate yung mga yung ating mga pasyente, lalo na nakakatanda na prone magkalimot talaga, o kaya mainitin ang ulo, konting-konti lang yung sinang presensya nila. Kami sa pagkakama lang masungit, mataray ka agad yung nakakatanda pagpasok ka lang sa klinik. Ngayon talaga, kailangan extra patience natin, dedikasyon, na turuan sila ng tama. Na kailangan yung gamot inumin, meron mga available na pwede pang tumulong sa kanila. Pero end of the day, you should not forget yung iyong gamot. Gamot pa rin yun. Pwede ka mag-take ng supplements, ng vitamins to strengthen your immune system. Pero don't do away your medicines. Oo, nabanggit mo yung mga vitamins, Doc. Ano ba ang mga importanteng vitamins na kailangan ng mga matatanda na? Usually, ang vitamin supplements and even yung mga minerals, kailangan din nakatawan natin yan. Like your vitamin B, alam natin, maganda sa ugat. Nakakatulong siya sa may mga manhid-manhid. Yung vitamin C mo naman, nakakatulong sa immune system mo para makaiwas sa mga simpleng ubot-sipon. You have your vitamin E yung sa balat. Huwag mo sabihin masyadong banidoso pa naggamamit ng vitamin E. Pero diba, minsan ibang matanda, medyo natutuyo ang balat. The vitamin E helps you para manourish yun. So, hindi ka kamot ng kamot na minsan nagilid na sa pagsusugat. May mga pasyenteng ganun eh. Tapos, gagamitan pa na lang mga medyo corrosive the agents, nakakadagdag yun. So, importante to kasi minsan lalo pag matanda, ayaw nang kumain eh. So, yung food supplements, yung vitamins, pandagdag yun, adjunct natin yun, pandagdag. Oo, kasi iba daw hindi nila manguya ang pagkain nila, o kaya parang feeling nila hindi nila ma-digest. Tapos may iba naman, dahil nga may iba ng sakit, limitado na yung kinakain. Lalo kung high blood ka, bawal sa mataba, mamantika, maalat. Di ba, minsan yung asin yun, minsan nga nagpapagana. O kaya kung may kainan, handa sa'yo, kari-kari. Hindi ka na pwede sa kari-kari, hindi ka pa pwede sa alamang. Buong. Di ba? Kawawa naman. Actually, kaya nga tayo may mga gamot na iniinom para at least masustain natin yung normal na pang-araw-araw na gawain, pang-araw-araw na buhay. Kaya dapat tiisin ng konti kasi para naman sa atin din yun. At isa pa, dahil tumatanda na, naipon na yung lahat ng sebo sa katawan, nagiging cholesterol, bad cholesterol, bad diba? Cholesterol po, na pwedeng umipit sa ating mga ugat, pwedeng magbara, nagkakos ng high blood, wag naman sana, minsan na-atake ating mga pasyente, lalo yung mga nakakatanda. So, napaka-importante ang gamot na statins para bumaba ang kanilang cholesterol levels at saka yung mga suplemento rin na makakapagpababa ng cholesterol. Po. Tama, ma'am. Kaya nga lang po, isipin din natin, hindi lang yung gamot. Dapat po, pag tumitingin tayo ng isang pasyente, yung kabuang kalusugan po. Dapat yung total package. Kasi wala uminom tayo ng gamot, pero kung wala po tayong disiplina sa kinakain, wala tayong disiplina kahit pa paano mag-ehersisyo, hindi po, hindi excuse na medyo tayo tumatanda para hindi tayo mag-exercise. Nakakadagdag po yun ang ating ano, karamdaman. Kung tayo papasya sa mga parts, di ba, usong-usong mga nagsusumba, o kaya kung ikaw yung makaluma, punta sa Luneta, yung mga nagta-tai chi, importante po yun na gumagalaw-galaw tayo. Kumbaga, healthy living po, healthy lifestyle, isang maganda pa rin ano yun, na paraan para makaiwas sa sakit or wag magtuloy-tuloy yung ating sakit na nararamdaman. At syempre, humaba pa ang kanilang buhay. Yun pa ang ating ultimate goal para makita pa yung mga apo sa tuhod. Kung di man kayang habulin ni apo sa tuhod, masilayan lang ang mga apo. Sa ngayon ba, anong average age ng mga matatanda sa kanilang buhay? Actually po, depende naman sa ang bansa. Ang alam ko sa Pilipinas, nasa 70 plus na rin ang ating life expectancy. Wow! So, ibig sabihin, maganda yung ating pag-treat sa mga kalusugan ng mga matatanda? Opo. Kasalbay na po yun ang pag-ulad ng teknolohiya. May mga bagong natutuklas ang gamot. May mga bagong paraan para tayo magamot sa ating mga karamdaman. Pero end of the day po, kahit may mga ganoon, under threat pa rin po ang ating kalusugan ng ating buhay dahil sa ating lifestyle. Kasi po dati sa Pilipinas o kaya sa third world countries, ang mga sakit na kumikitil ng buhay, yung mga nakakahawang sakit, tuberculosis, yung mga infectious. Pero ngayon po, asama na natin yung mga non-communicable. Yan yung high blood, diabetes. Dahil sa kinakain natin, pati yung lifestyle natin, nagusto lang natin, umupo, magbaba sa computer, mag-text na mag-text. Pati si Lolo at Lola, ganun na rin eh, no? Yes, ma'am. Nakaupo talaga na rin sila eh. Naka-Facebook na rin. Maangamin siya, nagsi-COC na rin sila. Oh, ganun, Clash of Clans. Dahil nga available technology, magugulat ka sa nakakatanda natin ngayon eh. Take na rin sila. Like na na-old siguro yung mga lolo natin at lola 20 years ago, nung wala pa itong mga gantong gadgets, na talaga maitam, nagwawali sa bahay. So may exercise sila dati. May exercise. Kasi parang hindi ganun kadami yung ano eh.
yung mga isipin na pwedeng gawin. Oo. Dati kasi wala namang puro mall, ang lalayo ng mall. Ngayon, tabi-tabi. So, anong gagawin sa mall? Medyo malamig, uupo sa isang tabi. Tapos pagkatapos mo po, lalakad konti, kakain na. At saka spoiled sila sa mall kasi meron silang mga sasakyan doon, di ba? Yes, tama po. Oo, so hindi na rin nakakalakad si Lolo't Lola. Kulang sa exercise. Oo, kulang na sa exercise. At yan, ako, lalo nagiging magaganit ang mga buto. Opo. Mas lalo ba ito nagpo-promote ng arthritis? Nagiging dahilan ng arthritis pag hindi na igagalaw ang ating mga kasukasuan? Kailangan po kasi na minsan napiplex din sila eh. Mm-hmm. Hindi talaga no na hindi ka gumalaw. Mm-hmm. Kaya minsan talagang totoo yung galaw-galaw para hindi ma-stroke eh. Mm-hmm. Kasi kailangan mo talaga i-exercise kasi later habang tumatanda ka, rumurupok din yung ating mga buto. Mm-hmm. So kung di mo siya gagalawin, may mahirapan ka. Mm-hmm. Iba kasi talagang minsan talagang naniligas pa yung mga buto eh. Mm-hmm. So that's the time na pupunta sila sa doktor o kaya minsan papatagalin pa na ilang buwan. Mm-hmm. Titiisin nila yung hirap samantalang may mga health center po tayo. Oh, public health na talaga naging karera ko. Ang health center po namin before, meron pang specified date para sa mga senior citizens. Mm-hmm. Talaga sila yung kinikater mo. When the time na kailangan talaga na magpakonsulta, hindi araw ng senior citizen, priority pa sila, may priority lane sila. Mm-hmm. Kaya ang dami nga pong benepisyo ngayon, makikita natin, oh, last year or so, naging mandatory na po lahat po ng senior natin, PhilHealth accredited na, may PhilHealth na po. Mm-hmm. Talagang wala nang rason para hindi magpatingin sa doktor, hindi magpa-hospitalize, libre na po. Oo. At ngayon, dapat mandatory sa ating mga senior citizens na sila yung umiinom ng vitamins tsaka supplements na makakatulong para sa kanilang kalusugan. At isa na nga rito ang Geriamine na kumpleto sa vitamina at tsaka mineral from A to zinc ba yan, Ms. Chat? Oo. Opo, from A to zinc. Oo. At saka yung mga minerals na hindi na nila nakukuha sa kanilang pagkain, meron ng Geriamine yan. Actually, Geriamine kasi especially formulated para doon sa edad ng mga nakakatanda. Mm. So sabi nga natin, iba ang vitamina ng bata, ng teenager, ng early adult, at saka itong ating mga nakakatanda. Mm-mm. Hinagdagan ito ng vitamins and minerals para madugtungan yung mga nutritional na pangangailangan nila. Mm-hmm.